good day everyone, of course, wherever you're watching, man cannot ride. And this is Octavia, my CF Moto 400 NKX. So nakikita nyo ngayon, ang daming nakakabit kay Octavia. So, I'm gonna go out for a test ride nung January 1, nung Sabado. Naka-encounter tayo ng error code o ng trouble o ng problema kay Octavia. Kapag meron kayong EFI problem, basta nagkaroon kayo ng problema sa motor nyo o sa sasakyan man, at yan ay EFI, the first step, yung pinakaunang step talaga, lagi ko itong pinapaalala, is to run system diagnostics. So nag-run ako ng system diagnostics, doon ko nalaman na merong error code P0134. At yung P0134 na yon ay tungkol sa oxygen sensor 1. Ito, dito sa oxygen sensor number 1. So kung nakaupo ako sa motor ko, nandito sa left side, yun yung oxygen sensor number 1. Ayun yun. Okay. So ngayon, alam ko na kung ano yung error code. Punta tayo sa step 2, which is basic troubleshooting. Basic troubleshooting involves visual inspection. Ano lang, mag-inspect ka lang ng mga connectors, wires, yung harness, yung mismong sensor and everything. Visual inspection lang. Tingnan mo lang kung may kakaiba. Tingnan mo, i-analyze mo lang kung may nangyaring kakaiba. Anong nangyari bago lumabas yung problema? Anong nangyari matapos lumabas yung problema? Ano ang nangyayari habang nandoon yung problema? Yun yung step number 2, basic troubleshooting lang. And then step number 3 is i-delete yung code. I-delete mo yung error code kasi gusto mong malaman kung babalik. Yun yung step number 3. So, mamaya, may papaliwanag ako tungkol sa error code. So, ito yung ginagamit kong pang system diagnostics. So, yun, magdi-delete ako ng code. Kapag nag-delete ka ng code, yun yung step number 3. Step number 4 is do a test ride. At nagawa ko na yan nung January 1, kahapon, January 2, at ngayon magte-test ride ulit tayo. So, explain lang natin yung basics. So, meron akong application tinatawag na TORQUE. Ang TORQUE, yan ay available sa Playstore and it's free. Siya yung gagamitin ng phone ko para mag-connect sa ECU ng aking motor nandito via Bluetooth. Ngayon, ang ECU, wala namang Bluetooth yan. So, kailangan ng Bluetooth connector na ng ECU. At ito yon. Ito yung ELM327 Bluetooth connector. Ito talaga ay dedicated Bluetooth connector para sa mga ganitong system diagnostics applications para makakonect siya, makakuha siya ng impormasyon doon sa ECU. And ito, magkalapit na silang dalawa ngayon, ibig sabihin, hindi na sila mawawala ng connection sa isa't isa and halos magkatabi na sila. Ngayon, habang buhay ito, nagkikreate ito ng Excel file. Yung Excel file na yon, yun yung binababasahin ko mamaya para i-analyze yung data. Ito yung TORQUE. Since nagmo-monitor ako ng error code na P0134, nakafocus tayo sa sensor 1, sa oxygen sensor 1 at saka sa fuel trim number 1 and doon sa cylinder number 1. So meron tayong oxygen sensor 1, bank 1 sensor 1, and then meron tayong STFT1 or short term fuel trim. Meron tayong LTFT1 or long-term fuel trim. Meron tayong fuel status. Meron tayong fuel trim, bank 1, sensor 1. Now, yung oxygen sensor data signal, gagamitin yan ng fuel ng ECU para i-regulate yung fuel. At ang ginagamit ng ECU pang regulate ng fuel ay yung short-term fuel trim at yung long-term fuel trim. Ang short-term fuel trim, ito yung quick response trim. Kumbaga, mabilis ang i-response. Kapag nakita ni ECU na lean, dadagdagan niya yung fuel. Pag nakita ni ECU na rich, babawasan niya yung fuel. Ito yung gumagawa noon. Ngayon, yung ginagawa na to is parang sinasummarize ng ECU. Nilalearn ng ECU. Learn mode, learning mode. Inaaral ng ECU yon at doon niya bubuoin yung parang pinaka-summary ng kung ano bang fuel trim ang kinakailangan nating gawin para maging maayos ang takbo ng motor palagi. At yun yung tinatawag na long-term fuel trim. So, short-term at saka long-term. Ngayon, fuel status, dalawa to. Merong open loop at merong closed loop. Now, ang open loop, nangyayari yan during cold startup. Kasi kapag open loop, ang ibig sabihin nun, ang ginagamit ng ECU na pang-regulate ng fuel delivery ay yung base map ng ECU.
yung base map o yung base tables ng ECU. So sa loob ng ECU, meron tayong mga fuel maps, ignition maps, timing maps, etc., etc. Yun yung gagamitin ng ECU para i-regulate yung fuel delivery. During open loop, kaya siya open loop, dahil during cold start, malamig ang malamig pa ang oxygen sensor. Kapag malamig ang oxygen sensor, hindi yan gagana. Hindi yan magbabato ng signal. At hindi yan i-consider ni ECU. Hihintayin ni ECU na uminit yung oxygen sensor, kasi pag mas mainit, mas gumagana ng mas maayos ang oxygen sensor. At kapag uminit na yung oxygen sensor, si ECU ngayon gagawin niya magiging closed loop fuel delivery na. Ibig sabihin ng closed loop, hindi na lang basta-basta kumukuha ng reference value ang ECU from the base maps, kukuha na ngayon siya ng signal from the oxygen sensor. Aalamin na niya kung anong sinasabi ni oxygen sensor. Pag sinabi ni oxygen sensor na lean yung air fuel ratio na nakikita niya sa makina, titingnan ngayon ni ECU yung kanyang mga fuel maps, timing maps, ignition maps, titingnan niya yun at aalamin niya ano ang best value para ibigay ko kay injectors para ibugan niya ang tamang amount of, yan, si injectors, ang tamang amount of fuel para mapatakbo yung motor ng maayos. Yun yung nagiging relationship nilang lahat. Napakasimple explanation nun. Hindi ko na kukomplikaduhin kasi sobrang haba yung video. Ang init na. So yun yung sumakita natin open loop, closed loop. Ngayon, may mga pagkakataon din na nag-open loop ang ECU during deceleration. So kapag nakahataw, tapos bumitaw ang throttle, so deceleration yun, nag-engine braking kumbaga, nakasarado yung throttle position sensor, nakasarado yung throttle, pasensya na nakabilis. So, nag-open loop yun, open loop deceleration. May isa pang pagkakataon na kapag naka-wide open throttle, o ibig sabihin 100% throttle application, at ang TPS o ang throttle position sensor na nandito ay naka-maximum value, nag-open loop rin yan. Open loop, full acceleration naman. Okay, so ilalabas ko yung motor, magte-test ride tayo, pero pakita ko na rin lang yung iba. So this is the long-term fuel trim for bank 1 and bank, for cylinder 1 and cylinder 2. This is the short-term for cylinder 1, cylinder 2. I have ito, yung engine load, and this is for me, sa mga ginagamit ko. Now, I have this. Now, ito yung parang pinaka-main screen ng data logging ko is I have RPM, throttle position sensor, intake manifold pressure. This is the manifold absolute pressure, intake temperature, intake air temperature, and coolant temperature. Itong limang to. Ito, yan. Yang limang yan. RPM, throttle TPS, MAP, IAT at saka coolant temperature, yan yung limang yan ang basic na kinakailangan ng ECU na makita para mapaandar ang isang motor. Yan yung basic, yan yung kinakailangan, yan yung essential. Pag wala ang isang yan, hindi mapapaandar ng maayos ang motor. So meron din ako dito ang fuel status para gusto ko rin makita. And then we have the fuel trims nandito, STFT, LTFT, we have engine load, timing advance. Itong boost, hindi naman talaga to boost. This is the vacuum gauge. Ngayon, boost lang siya kapag turbo charge. Pero since naturally aspirated naman yung motor ko, so magiging vacuum gauge yan mamaya. I have oxygen sensor, bank 1, sensor 1 as well. Mahalaga yun sa akin. At kahit hindi naman to talaga mahalaga, nilagay ko na rin yung speed. Kasi wala akong mailagay na iba eh. So nilagay ko na yung speed. Wala naman tayong pakialam sa speed. Anyway. Okay, so ang gagawin natin is lalabas tayo, iikot lang tayo sa village kasi ang kailangan ko is dire-diretsong takbo. Dire-diretsong takbo, walang interruption ng stoplight o kung ano man, at banayad lang tayo. At kinakailangan ko rin ng malapit kasi just in case nga, di ba? Ito yung step number 4. Balik natin kanina, di ba? Pag may nagkaroon ng EFI problem ang motor, step number 1, one diagnostics. Number 2 is basic troubleshooting. Step number 3 is clear the codes. Number 4 is test drive. Kasi gusto nating malaman kung babalik yung code, kung mauulit yung error, which is sana wag na. Alright, now, yung sabi ko, papaliwanag ko about error code kanina. Meron kasing error code na tiyatawag na inactive or historical at merong active code. Ang active error code, ibig sabihin nangyayari ngayon, may problema ngayon yung motor.
ang inactive error code o yung historical code, yun yung na-detect niya before pero wala na ngayon. Kaso, yung motor, yung ECU pala, isi-save niya muna yung error code na yun. Nandun pa rin sa system. Mamaya, pag nag-check tayo dito sa OBD, sa scanner, makikita ko yung error code na yun. Pero it's a historical code. Hindi ko na siya pwede munang i-delete. Yung step number 3, delete. Kasi hindi siya mamanual delete. Hindi siya papayagang mag-delete. Si ECU ang mag-delete sa kanya. Kapag nakita ni ECU na after several driving cycles, eh hindi siya bumalik. Kaya mahalaga yung step number 4 na mag-test drive na mag-test drive pag nagka-error. Kasi bibigyan natin ng time si ECU na makita kung uulit yung error. Pag hindi umulit yung error, si ECU, i-delete na niya automatically yung error, yung historical code na yun, at hindi na siya babalik. At okay na okay na. Kaya ito, mag-test ride ako ngayon, Lunes, ang test ride ko hanggang Sabado, 7 days, kumbaga, naka-quarantine sa village, di Octavia, para malaman ko talaga kung babalik. Mabibigyan ko yung ECU ng chance na burahin yung code. Ako, pasensya na nga talagang mahaba ako magpaliwanag. Alam kong ang pinapanood lang sa videos ng Man Sinatroid ay yung first 3 minutes lang. Pero maraming salamat kung nakaabot kayo sa punto na to. Alright, so we're gonna go out. Ito na yung test ride. Maraming salamat. Napaka-challenging ng moto vlogging kapag talagang very minimal lang yung kapos na kapos ka sa resources. Pero it doesn't necessarily mean na kapag wala kang resources ay hindi mo magagawa yung mga moto vlogging kasi nasatis ka. Minsan yung diskarte, madalas palpak. Pero minsan, matagumpay naman. Okay, so sana ito. Huwag magkaroon ng glitch yung mga ginagamit ko. Anyway, so... okay. Parang circus ang aking motor. Ang daming nakakabit. Okay, pakita ko sa inyo ngayon yung error code. So sabi ko nga kanina, yung error code na to, P0134, nakita nung January 1, ngayon historical code na lang siya. Hinihintay ng ECU na ma-achieve ko yung certain number of riding cycles. Okay? Para i-delete niya automatically yung historical code. Sana wag mahulog tong telepono to kasi nahulog na siya kanina yun. Basag na nga siya. Ay, nako. Yan, oh, nandiyan pa rin. P0134 historical code. Yan, oh, gray fault. Yan, nakalabas doon. Ito yung gusto ko muna makita. Kasi may value naman ng oxygen sensor dyan. Fuel trims. Alright, let's go for a ride. Again, maraming salamat kung pinapanood niyo yung mga videos na Man Cannot Ride beyond 3 minutes. Kasi sabi nga sa YouTube, 3 minutes lang daw ang pinapanood sa mga videos ko. So sana, napapanood niyo to. Pasensya na kung talagang mahaba ako magpaliwanag. Gusto ko lang naman talagang makapag-share ng aking mga natututunan. Yung natututunan ko sa iba, gusto kong i-share sa iba. Yun lang naman yung gusto ng Man Cannot Ride. Second gear. Third gear. Bigyan lang natin ng konti. Alright, deceleration. Kinakapa ko yung telepono ko kung nandyan pa ba. Bakit nga ba napakahalaga ng system diagnostics? Kasi EFI is electronic fuel injection. Electronic, which means naka-computerized na lahat. Sabi nga ng mga matatanda, naka-computerized na lahat. So, mas maganda kung talagang, kumbaga sa doktor, paano ko ba ito papaliwanag? Kumbaga sa doktor, is halimbawang kapag may lagnat ka, di ba anong ginagawa? Merong thermometer. Kapag meron kang pag may masakit sa dibdib mo or hindi ka makahinga, may problema sa baga or x-ray, ito yun. Ito yung thermometer, ito yung x-ray. Meron kang problema sa utak, MRI, ito yung MRI. May problema ka sa digestive system, colonoscopy or endoscopy or kung anumang copy. So yun. So ito yun yung mga instruments, x-ray, ECG, yan, may problema sa puso, ECG. Kailangan ng yung sa blood pressure, kung may problema sa alta, sa hypertension, so may blood pressure, may pang-check ng blood pressure. Ayan, may pang-check ng may sa mga dentista, di ba? May pang x-ray ng ngipin kung magpapapustiso or kung magbe-braces o kung ano man.
So meron tayong mga tools. Yung mga tools na yon, yung ginagamit natin, the proper tools. Yun yung proper tools for the job. Ika nga, ano ba yung sabi ng isang pelikula? Basta may pelikula na nagbabarilan eh na parang you picked the wrong gun or you picked the wrong tool for the job. Kasi shotgun pero gusto mong gamitin pang sniper. So ganun yun. Ang punto dito is yung system diagnostics para sa EFI is like having the proper tool for the job. Kaya lagi kong pinapaulit-ulit yon na kapag merong problema ang isang sasakyan, mapamotor man yan, mapasasakyan man yan na ganyan, the first thing to do is, ano, EFI ba yan o karburador? Kung EFI yan, the first step is to run system diagnostics. Kaya ako pinapaulit-ulit yan sa lahat ng mga videos ko. Kung nakasubscribe kayo sa Man Cannot Write, alam niyong marami akong videos tungkol dyan. Kaya ako pinapaulit-ulit yan kasi naniniwala ako na dito sa bansa natin, sobrang hilaw, napakahilaw pa ng EFI tuning, ng EFI maintenance, lalong-lalo na sa motor. I mean, willing akong pumusta ngayon. Magkano ba ang pera ko ngayon sa buong buhay ko ngayon, 2022? I have 50 pesos kasi wala akong trabaho eh. Yung 50 pesos na yun, ipupusta ko yun sa inyo. Last money ko yun, 50 pesos. Ipupusta ko yun sa inyo. Maghanap kayo ng shop dito sa Manila. Tingnan ko kung makakabilang kayo sa dalawang kamay ninyo ng mga shop na ang unang gagawin is mag-run ng system diagnostics kapag may EFI problem. Sa motor ha, sa motor. Bibihira ang nakakaalam nito. Bibihira. O maraming nakakaalam pero bibihira ang gumagawa. Or talagang bibihira ang nakakaalam kaya wala silang magawa. Kaya pinapaulit-ulit ko, basta nagkaroon ng problema ang motor o ang sasakyan at yan ay EFI, run system diagnostics. That's the first step. Nung nagka-problema ako nung January 1, hindi ako kinabahan, hindi ako natakot kasi nag-run ako ng system diagnostics. Doon ko agad nalaman ko ano yung problema. At ngayon alam ko na yung problema, I know I can work on the problem. Alright, so yun yung kahalaga. Inuulit-ulit ko yon para lang maitanim sa utak natin na baguhin natin yung mindset natin ng karburador at ng old days, yung old school days of tuning. Napakabilis ngayon ng teknolohiya, napakabilis ng development ng modern engines. Kapag nagpaiwan tayo sa larangan ng kaalaman at yung yan, skills and knowledge, so hindi tayo magiging better, safer rider on public roads. Okay, so I'm going to continue my test ride. That's the essence of this video right here na sineshare ko sa inyo yung experience ko na ito, the bike is going through test rides kasi nagkaroon ng error code. Pero so far so good, nakaka-apat na tayong test rides, test cycles, at wala akong nakikitang senyales na bumabalik yung error na yun. Ayun, so thank you so much for joining me on this video. Have a good day everyone. Very nice, Octavia. Good job, Octavia. Ayan, so again, ako po si Sky Repa. This is Man Cannot Ride. This is Octavia, my ride. Ride safely, ride strong, ride with respect and discipline. In this case, ride with knowledge. Thank you so much for watching.